Kaming mga saksi ni Jehova kasi mula sa pagkabata, ako po ay isang saksi ni Jehova. At naglingkod ng 15 taon bilang isang ordinadong ministro o pastor ng saksi ni Jehova. Ano ba ang dahilan, Brad Paul, kung bakit ikaw ay nagpasya na umanib sa simbahang Katoliko bagamat ikaw ay saksi ni Jehova mula sa pagkabata at naging pastor ng 15 taon? Ako po ay si Paul San Pablo Alima. Itong aking pangalan, kinuha po ng aking mga magulang sa pangalan ni Saint Paul. At ito namang aking apelido ay talagang San Pablo. Kaming mga saksi ni Jehova kasi mula sa pagkabata, ako po ay isang saksi ni Jehova. At naglingkod ng 15 taon bilang isang ordinadong ministro o pastor ng saksi ni Jehova. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa ngayon, 6 na taon na po ako na naglingkod sa simbahang Katoliko bilang isang apologist o tagapagtanggol ng ating paniniwalang Katoliko. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Baka tanungin ninyo, ano ba ang dahilan, Brad Paul, kung bakit ikaw ay nagpasya na umanib sa simbahang Katoliko bagamat ikaw ay saksi ni Jehova mula sa pagkabata at naging pastor ng 15 taon. Sa hapon pong ito ay aking tungkulin na sagutin ang mahalagang tanong tungkol sa aking konversyon. Kaming mga saksi ni Jehova, kilala kami sa buong mundo na hindi nagdiriwang ng Pasko. Kahit yung espesyal na kaarawan namin ay walang pagdiriwang. The only celebration we ever had as Jehovah's Witness was the commemoration of the Lord's Last Supper. Ito po yung sakramento sa banal na misa na kung saan si Kristo mismo ang nagtatag nito. Itong misa na ating ginagawa, si Kristo ang nagtatag ng sakramentong ito. Na bago ihain ni Kristo ang kanyang buhay bilang handog dahil sa pagmamahal niya sa atin, noong araw ng Huwebes, tinipon niya ang kanyang mga alagad at itinatag niya ang Holy Eucharist. Sabi ni Kristo, "This is my body and do this in memory of me." Kaya tayong mga Katoliko halos 2,000 taon na magmimisa sapagkat hindi natin kilimutan si Kristo sa ating buhay sa sakramentong ito. Palakpakan natin ang Panginoon. So although wala kaming selebrasyon bilang saksi ni Jehova, ngunit meron kaming pagdiriwang sa banal na hapunan ng Panginoon. Ngunit minsan lang namin ito ginagawa sa isang taon. At ang dalawang unahing dahilan, sapagkat maliit lang po ang aking time, no? My time is limited. May kasabihan nga sa Tagalog na mapalad yaong nagsasalita ng kaunti sapagkat siya raw ay maimbitahan muli. So, ang time ko is 15 minutes lang. Kaya i-short ko na lang, no? I was converted to the Catholic Church
bigyan ko kayo ng dalawang rason. And this is about the true church and the Holy Eucharist. So kaming mga saksi ni Jehova, minsan lang kami sa isang taon nagmimisa. At baka tanongin ninyo, kailan? Panahon ng Holy Week. Yung Holy Week, mayroong araw na nakapaloob doon na kung saan bilog ang buwan. Hindi bilog ang tiyan, ha? So sa Holy Week, hahanapin namin ang araw na kung saan bilog ang buwan. At kung saan man siya matapat, yun ang pitsa ng aming pagmimisa. So, sa paglubog ng araw, bakit sa paglubog ng araw kami magmimisa? Sapagkat huling hapunan nga ng Panginoon. Alangan amin itong gagawin sa umaga. Hindi na ito huling hapunan ng Panginoon. Huling agahan na ito ng Panginoon. Kaya paglubog ng araw, siya ring paglitaw ng kabilugan ng buwan. Ngunit kami mga aswang, ha? Magsimula na kaming magmisa. Meron kaming ostia, merong tinapay, at saka merong alak. Dahil ako ay ordinadong ministro ng saksi ni Jehova, ang aking pong katungkulan ay pare. Ako po ang nagbabasbas sa ostia. Ngunit sa kasawiang palad, niminsan sa aking buhay, sa saksi ni Jehova, hindi ako nakakita na mayroong nakikibahagi sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, walang communion. At ito po ang starting point ng aking conversion. Na na-interest po ako na pag-aralan ang subject about sa Holy Eucharist. Noong itinatag ni Kristo ang banal na sakramento na ito, ano ba ang utos ng ating Panginoon? Maliwanag na nakasulat sa banal na kasulatan, Mateo Kabanata 26, Talata 26, sabi ni Kristo, "Kunin ninyo ito at kanin, ito ang aking katawan." Ang tanong, ipapakain ni Kristo o hindi? O bakit ang masaksi hindi kumakain? Bakit ibig ni Kristo na tayo ay makikibahagi sa kanyang katawan? Maliwanag ang sinabi ni Kristo, Juan Kabanata 6, Talata 51, "I am the living bread that came down from heaven. Anyone who eats this bread will have eternal life." Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya ang simbahan na Katoliko, ang simbahan na mirong Eucharistia, na kung saan tayong magkatuliko ay makikibahagi sa katawan ni Kristo, ang ibig sabihin, ang simbahang Katoliko, ang simbahan na may kasiguruhan sa buhay na walang hanggan. Kaya, isang bagay na mali sa isang Katoliko na ali sa simbahan na ito. Tinalikuran niya ang simbahan na may sakramento sa banal na Eucharistia, parang tinalikuran na niya rin ang pag-asa sa walang hanggang buhay. Kaya tayong mga Katoliko, manatili tayo sa simbahan na ito, sapagkat ang simbahan na ito ay ang simbahan na mirong Eucharistia, na mirong garantiya sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ano ang mangyari sa mga hindi makibahagi? Sinagot ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 6, Talata 53. "Ang sino man na hindi kakain sa laman ng anak ng tao ay walang buhay na walang hanggan." Kaya kawawa pala ako kung manatili ako sa saksi ni Jehova sa isang relihiyon na walang buhay. Kaya ito ang pangunahing dahilan kung bakit ako'y lumipat sa Katoliko, sapagkat ako'y kumbinsido ng simbahan na ito ay ang simbahan na may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya sa halos more than 6 years na
Patuloy akong nakikibahagi sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang nakikibahagi sa kanyang katawan, kundi isa na rin sa tagapagbigay ng kanyang katawan, sapagkat sa loob ng 3 taon, ako po ay naglingkod bilang isang Eucharistic lay minister. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang pangalawang dahilan ng aking conversion ay tungkol sa tunay na simbahan. Sa ngayon, napakaraming mga pangkatin ng mga relihiyon o iglesia. Ngunit ang katotohanan, mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtatag ng iisang simbahan lamang. At itong simbahan na ito ang siyang inangkin ni Kristo na sa kanya. Ano ang sabi ni Kristo kay San Pedro? Sabi ni Kristo, "Tuis Petros, it superhang Petram, edificabo ecclesia miam, et purte infere, non prevalebon ad versus iam." Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi ni Kristo kay Pedro, "I will build my church." Ilan ang inangkin ni Kristo na sa kanya, siya ang personal na nagtatag? Numerically 1, "I will build my church." Hindi niya sinabing, "I will build my churches." Meaning, sa lahat ng mga relihiyon, isa lamang ang tunay na simbahan na inatag ng ating Panginoon. Kaya, na-interest akong mag-aral ng ecclesiology upang masumpungan ko ang tunay na simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. I proceeded to study world history and religion. At sa aking pag-aaral sa relihiyon at kasaysayan, merong 3 katanungan upang masumpungan ang tunay na simbahan. Una, sa paghahanap sa tunay na simbahan sa lahat ng mapangkati ng relihiyon, dapat pag-aralan ang origin ng bawat relihiyon. Halimbawa, ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, sino ba ang nagtatag nito? Si Felix Manalo. Kailan? 1914. Saan? Sa Punta Santa Ana, Manila. Hindi pala si Cristo ang nagtatag nito. Kailan natatag? 1914. Ibig sabihin, mas nauna pa pala ang Ajinomoto Bitsin. Kailan nagsimula ang Ajinomoto Bitsin? 1909. Ibig sabihin, nauna ang Bitsin sa Iglesia ni Cristo. Doon sa Amerika. 1872, nagsimula ang relihiyon na kung saan doon ako naging pastor. Ibig sabihin, mas nauna pa pala ang saksi ni Jehovah na siyang tunay na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ating itong hanapin, madali lang. Kailan ba itinatag ni Kristo ang kanyang simbahan? Sa panahon ni San Pedro. Ibig sabihin, may gulang na ito na halos 2,000 taon. Mas madali lang palang tuntunin kung alin sa mga relihiyon ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa aking pag-aaral ng kasaysayan at relihiyon, sa wakas ay nasumpungan ko ng tunay na simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay walang iba kundi hindi ang simbahan na kung saan naka-umbrella ang El Shaddai. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit ako lumipat kung ang mga relihiyon ay the same lamang? Merong wala sa amin na nasa simbahan na Katoliko. At merong nasa simbahan sa Katoliko na wala sa ibang mga relihiyon. Kaya tayo mga Katoliko, mapalad tayo sapagkat nabilong tayo sa tunay na simbahan, ang simbahan na may buhay na walang hanggang sa sakramento sa banal na Eucharistia. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya noong Mayo 29, 2011, ako po ay nagpasya
naiwanan ang aking dating paniniwala kahit masakit at tinanggap ko ang katotohanan sa tunay na simbahan, ang simbahan Katoliko. Palakpakan natin ating Panginoon. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.